it back. Welcome back. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng zoom plus shake plus dandelions na kanta plus glow effect. Gamit lang ang CapCut application natin. Isa itong video editor. Isa ito sa mga nag-trending sa TikTok. Pero bago natin to simulan, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads natin. Tara, simulan na natin to. Una, i-open lang yung CapCut application. Then, i-click lang po natin tong new project. Tapos, mag-add lang tayo ng anim na picture. Anim lang na litrato. Focus muna tayo sa anim lang na litrato. Ayan, tapos mag-add lang tayo. Ayan. Tapos tanggalin lang natin yung kung may sobra. Tapos pag na-add na siya, mag-add naman tayo ng black background. Ito, islit. Ito lang pindutin natin guys ha, itong may plus sign. Tapos punta lang tayo sa stock videos, then black background, then add. Ayan. Pagkatapos, mag-add na tayo ng audio, yung music na dandelions. Punta tayo sa audio, then extracted, then yung kantang dandelions, then i-import lang natin. Tapos i-set natin yung duration sa black background. Mga 4.6. Yan. 4.6 seconds lang guys ha, yung duration niya sa background natin. Pagkatapos, mag-add lang tayo ng text. I-home lang natin to din text. Then add text. Dito mag-type lang tayo ng introducing. Kahit ano guys, kayo bahala kung anong gusto nyo. Ayan. Then, ipantay natin sa background. Pagkatapos, maglagay pa tayo ng isang text. My girl. Siyempre, proud po tayo nito. Then, click na natin yung check. Adjust. Tapos, i-click lang natin tong introducing text natin. Then, lagyan natin ng keyframe. Ang keyframe guys, itong diamond tapos may plus. Ito. Yan, i-click lang natin. Yan. I-click lang natin to. Then, keyframe. Then, zoom out lang natin guys. Tapos, dito sa gitna, lagyan ulit natin ng keyframe. Tapos, i-zoom in. Yan. Yan. Tapos, itong my girl din. Lagyan din natin itong keyframe. Dito, i-adjust muna natin sa taas. Lakihan muna natin ng konti. Yan, tapos keyframe, maglagay lang tayo ng keyframe. Then, dapat dito siya mag-start. Tapos, dito sa last, lagyan ulit natin ng keyframe. Then, i-move natin pa gitna. Yan, ito siya. Tapos, lagyan natin siya ng animation. I-click lang natin tong introducing text natin. Tapos, punta lang tayo sa effects. Then, punta tayo sa animation. Then,
I-click lang po na, hanapin natin yung blur, then yun lang po i-click natin. Ayan. Siguro i-set natin to siya sa mga 1.5 yung duration niya. 1.5 guys ha, i-notes nyo na lang guys para masabayan nyo ako. Then check. Ayan. Then kung gusto nyo lagyan ng design yung text, punta lang tayo ulit sa effects, then sa art. Yan, pili lang kayo kung anong art ang gusto nyo. Ang atin simpulan lang natin. Yan, tapos yung my girl. Yan. Lagyan din natin tong effects yung my girl. Yan. Diba? Katapos nito guys, punta na tayo sa litrato, punta na tayo sa picture. Dito, i-adjust din natin yung duration. Gawin natin to 2 seconds yung duration niya. Lahat guys ha, dapat yung duration niya 2 seconds lang. Para same lang silang lahat. Yan, dapat sa last din 2 seconds. Yeah. Yan, tapos pag naset mo na yung duration niya lahat, lalagyan na natin ito ng shake. I-click lang natin to ang litrato, yung picture. Then punta tayo sa animation. Ito. Then i-select lang natin tong in. Then shake 3. Hanapin natin yung shake 3. Ito siya. Shake 3. Yan. Tapos i-set natin to siya sa 1.3 yung duration niya. Yan. Yung duration niya 1.3, i-note nyo lang guys para sabayan nyo ako. Lahat ng litrato ha, ganun rin. Punta tayo sa shake 3 ang yung animation natin. Tapos yung duration niya 1.3. Dito naman lagyan natin. Madali lang to guys, promise. Check 3. Then 1.3. Dapat silang lahat meron. In animation then shake 3. And 1.3 seconds ang duration. Animation in shake 3. Ito. Yan. Nalagyan na natin siya ng shake. Tapos pag nalagyan na siya guys, lalagyan naman natin siya ng zoom. Siguro dito banda natin lagyan ng zoom. Boom. Yan. I-click lang natin tong picture, then keyframe ulit. Mag-add lang tayo ng keyframe. Tapos dito isang keyframe. Then zoom in. Hawakan nyo lang ang screen guys, tapos i-pinch nyo lang. I-zoom in nyo lang. Yan. Tapos dito naman ganun rin, ganun pa rin guys ang lahat. Lagyan lang natin ng keyframe, tapos zoom in.
Tapos dito, yan, zoom in. I-pinch nyo lang yung screen din, zoom. Zoom in. Dito rin, lagyan natin ng keyframe, then zoom. Yan. Same run, lahat, guys, ha, lagyan natin to sila ng zoom. Yan. Then zoom. Then zoom. Then zoom. Yan. Try natin. Pag shake niya, zoom. Ulit. Zoom. Tapos guys, pag nalagyan na siya ng shake, lalagyan naman natin ng glue effect. So punta lang tayo sa overlay. Home. Tapos overlay. I-click lang natin tong overlay, guys, ha. Ito, ito, guys. Then add overlay. Then punta tayo sa stock videos. Then ito, i-click lang natin tong white background. Then add. Ayan. Tapos i-set lang natin yung duration. Siguro mga nasa ang duration niya nasa mga 0.8. Mababa na to. Yan. lang to, guys. Yan. 0.8 lang. Yan. Pag naset na natin yung duration niya, dapat yung white background i-zoom, i-zoom na natin yung walang may nakitang tao. Tulad nito, hawakan niyo lang ang screen tapos i-zoom in. Dapat tatakpan yung tao. Pagkatapos niyan, i-click lang natin yung white background. Then punta tayo sa splice. Then overlay, i-click lang natin tong overlay. Then, pag na-click na yung overlay, i-check na natin. Tapos, lagyan ulit natin ng animation. Ngayon, out animation ang ilagay natin. Then, fade out. Sige, i-full lang natin yung fade out. Then, i-check na natin. Ayan. Madali lang talaga to, guys, promise. Tapos pag okay na, pag nalagyan na natin ng fade out, i-copy lang natin tong, guys, yung glue effect natin, then copy. Ayan, i-copy lang natin to. Tapos i-move natin dito, i-adjust natin. I-drag lang natin siya, guys. Ayan. Siguro dito siya. Yan. Ganun pa rin, guys. Copy, then adjust. Lahat siya, lahat ng picture, guys, ha, lagyan natin siya ng glue effect. Yan. Tapos copy na naman. Then drag. Lagyan natin siya sa baba, sa last. Then copy. Then drag. Lahat siya, guys, ha, lagyan natin. Copy, then drag.
Yan. Malapit na tayo sa katotohanan, guys. Linaang natin. Yan. Tapos pag na lagyan na natin to, guys, punta lang tayo sa effects dito, guys. Ito. Kasi lagyan natin siya ng edge glue. I-click lang natin to siya, guys. Then video effects. Loading pa siya. Tapos punta lang tayo sa basic. Wait lang, guys, ha. Nag-loading pa siya, eh. Then hanapin lang natin yung edge glue. Sana yun. Yan ito. Yan, edge glue. I-click lang natin ito siya, guys, ha. Tapos check lang po natin. Yan. Then i-adjust natin siya. I-drag dito sa baba. Yan. Dapat pantay lang siya. Yan. Try natin. So guys, pwede na to, guys. Pwede na natin to i-export. Pero i-click muna natin tong music. Dapat pantay lang siya, guys. Tanggalin natin yung nag-exist, yung nagsobra na music. Then i-click natin yung music, then split, then delete. Ayan. Pwede na to siya, guys. I-export lang natin. I-16 na, i-fold na natin yung size resolution niya, then export. Hanggang dyan dito lang tayo, guys. Sana nakaibigay ako sa inyo ng bagong technique sa CapCut video editor edits. Salamat, guys. Comment lang kayo sa comment section. And pakisuporta sa channel natin. Baka bukas mag-upload naman tayo. Salamat. Thank you.